sa kabataan, marang nahabag ko ah. Tunay nga po napakabuti ng Diyos at napakabuti niya sa bawat isa. Tunay nga po kami dito, dinalakas sa lugar ng San Jose. Dati dalawa lang anak namin, eh, napakadami na nila. Padami sila ng padami. Kaya sabi ko nga eh, yung siyang kamumbigas namin, dalawang araw na lang dito eh. Pero po rin ang Panginoon, gan pa man, in-open din namin kagabi, nag-motive na halos karamihan din dito. At papasalamat pa ko sa patuloy na pagpalan ating Panginoon sa bawat sa atin. At papasalamat din ako sa mga tulong last Sunday. Talaga namang grabe at alam ko marami din hindi nakakain ron sa maghapon. Dahil sa napakadaming tao, almost 3,000 po tayo last Sunday dito sa may sa pag-asa. Marami din hindi talaga nakakain. Pagpamahin niyo po yung pero isang kagalakan po na makita yung mga bata na magkaroon ng ngiti sa kanilang mga labi. Ito yung wish nila ng Pasko. Sabi nila, lagi niya tinatanong yung misis, ano ba yung pangarap niya sa buhay? Ano ba gusto niya sa Pasko? Akala nila yung pangarap nila yung maging isang doktor, maging isang nurse, isang maging isang teacher. Pero marinig niya sa lahat ng lugar na pinuntahan namin, isa lang ang sinabi, makakain po sa Jollibee. Kaya po nila Sunday, binigay natin yung ahilingan nila na makakain sa Jollibee. Although iba hindi rin nakakain siguro dahil sa dami naman na ang nanay ang nagulat, ang nanay ang nagulo, hindi mga bata. Ang nanay ang na-extract kay Jollibee, na sumasayo si Jollibee, hindi mga bata ng sulala, yung mga nanay rin. Siguro person nila nakita si Jollibee at tatlo pa sila. Kaya purihin ang Panginoon na patuloy nagbibigay kagalakan ng ating Panginoon. Maraming dahilan kung bakit tayo kailangan maging masaya na yung Pasko. Ang ilan sa atin dahil gusto makatanggap ng isang regalo, ilan sa atin talaga ito inaabangan tuwing Pasko na nalang yung pwento ng isang bata. Sabi niya, gusto ko sa Pasko magkaroon ng bagong sapatos. Kasi luma ni sapatos ko, sabi niya. Gusto ko magkaroon ng bagong sapatos. So excited na siya na sa pagkising niya sa pagdating ng Pasko ay may makikita siyang regalo niya, lalo ng Christmas niya, ang ulan nito na may isang sapatos. So ito yung 24, hinitay niya yung 24, yung medyo benat. Pagkita niya, pumatak yung alas 12, wala pa rin. Siguro bukas sa umaga, pagising ko, nandiyan yung sapatos. At pagising niya ng umaga, wala! Walang sapatos! Galit na galit yung bata ito, nagtapog. Hindi totoong may Diyos. Hindi totoong may Diyos. Ba't hindi niya tinugon yung panalangin ko? Ba't hindi niya tinugon yung kahilingan ko magkaroon ng sapatos? Galit na galit siya, nagtapog siya. Mula ngayon, hindi na maniniwala sa Diyos. Mula ngayon, hindi na ako hihingi sa Diyos. Pero habang siya naglalakad, sa sama ng loob niya, pinakita siya isang bata. Walang paa. Walang paa. Ay, yan, napakasaya ng batang ito. Masaya yung batang ito. Talagang nakikita yung kagalakan. Ang sabi ng bata, nananaganais lang ano, Lord, kahit wala na po akong sapatos, maraming salamat po sa buo ang pako. Kadalasan tayo, tinitingin tayo sa mga wala sa atin. Yung mga bagay na wala sa atin. Pero minsan naman, tingnan naman natin kung ano yung laki na binigay sa atin ng Diyos. Minsan, matuto naman tayo, tingnan yung mga bagay na binigay sa atin. Napakadaming dito ang bagay tayo nung papasalamat sa ating Panginoon yung Pasko. Unang-una, na tayo gising. Na tayo ngayon humihingat. Ang iba, iba na sa ngayon, mga oras ito, kailangan lang magbayad ng mga oxygen para lang makahinga. At hindi lahat nagtaos ng masayang Pasko, lalo na puno sa Cagayan, na mga nasalanta ng bagyo, hindi po masayang Pasko nila. Pero napakabuti ng Diyos at napalad tayo na narito tayo ng umaga at nabibigay puri sa ating Panginoon dahil tayo sa Diyos ay buhay. Napakadami rito para magsasaya tayo. At nakakalungkot po at isama na nila sa panalangin ng mga tao na nasalanta na ngayong Pasko ay napakalungkot para sa kanila. Pero ito isang wake up call. Bakit nga ba tayo nagpapasko? Anong paparo natin? May explain isang salita ang Pasko. Ito yung ginawa nila noong Friday. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ito yung essence ng Pasko. Binigay niya ang kanyang buktong na anak sa atin. Ito yung pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. At ako lagi naiyak lahat ng chance. At lagi sinasabi sa amin, kapag kayo may kausap ka, you always take the chance na i-share mo yung kabutihan ng Diyos. What if hindi tumating sa tao na yun? Yung chance na ma-share mo. Ako nalulungkot, meron kayong mga
churches, na may mga Kristiyano na inapunta man yung mga lugar na yun para mapalaginan sila ng mga salita ng Diyos. Naiyak po ako dahil yung kaibigan namin, masyado na tinago yung sakit niya. Ngayon namatay na siya. Sabi ko, walang ko lang. Dahil nasana na nabigyan natin at i-share natin yung pag-ibig ng bawat ng Diyos sa bawat isa natin. Minsan ito, bakit natin na kailangan i-take yung chance, opportunity sa bawat pagkakataon yung mga kapataan ginawa nila. Napakasarap ng feeling na hindi nyo alam kung ano dinadanas ng tao sa mga oras na yun. Bakit na kailangan nila ng isang kaibigan na magpapahagi sa kanila? Kung ano ba yung essence ng Pasko, saan hindi lahat tayo may kagalakan na nararamdaman na katulad ng iba. Iba, hindi lahat ganun nararamdaman. Minsan ako, nagpe-Facebook ako dahil po sa church natin, yung group natin. Pero hindi ko maalis minsan makita sa mga ilan na nagpo-post na yung Pasko nila hindi masaya, yung Pasko nila ay ganito. It's not about us. Una-una, dapat tayo lahat ng reason ay nasa atin para masaya tayo. Because He is the reason for this season kung bakit may Pasko. Dahil binigay niya sa atin, wala tayo kahit ibigay na regalo na hindi na naibigay na ating Panginoon. Ito yung kanyang buktong lahat. Ito yung binigay sa atin. Yung kaligtasan na binigay sa atin, kaya napakapalan natin. Kanya tayo, mapaghanap tayo. Kadalata ng Pasko sa atin ay panahon para tayo mag-shopping. Ito yung panahon para tayo mag-party. Sa mga hindi Kristiyano, ito yung panahon para tayo mag-inuman. Ito yung panahon para tayo mamasyal sa totoo lang. Sa mga ganitong panahon, si Mrs. talaga want to sawa sa shopping yan. Lalo na po, nandun ako sa Amerika, may trabaho ko. Talaga naman, sky's the limit kung mag-shopping yan. Busy the whole December. Pero ngayon, Pasko, wala mo lang regalo sa kanila. Dahil kung anong meron kami, binigay namin lahat sa inyo. At kita lang, binigaluhan din natin church natin. May sakyan tayo ngayon, yung bar. At yung nagbenta ko, yung so proud ko natin. Yung kaya natin naman natin, kapatid ang Diyos sa bawat isa natin. Sabi ko, for the first time, wala ko regalo. Birthday niya, Pasko pa, dalawa. Pero ganun pa man, napaka-puti at napaka-ano niya, napaka-maunawain niya. Kaya sabi ko, pwede siguro yung mga anak-anak na lang natin, regaluhan natin. Dahil napakadami na nila. Wala na akong time na para ibili pa kita regalo. Pero babawi ako, sabi ko, babawi ako. The moment na makapasyal tayo dahil sabi ko, meron mo sana sabi ko, lahat nagkaan sa akin, mga kamag-anak ko, mag-spend time na may quality time kayong pamilya. Na kayo lang. Sabi ko, hindi pwede dahil ito yung pamilya ko. Ito yung pamilya ko na every time ko. Lahat po ang church. Kahit pati bukas po ang church, every Pasko, bagong taon, lahat po na walang pamilya, lahat po na walang panunsyibena. Dito po lahat, welcome. Dito may kakainin tayo lahat. Dito po, open po sa lahat. Ganun. Kabuti ang Diyos na binigyan kami ng compassion. Sabi ko, maraming reason para wala kami dito, pero hindi namin patigyan kasi compassion namin. Na umabot ang mga tao walang nais umabot, yung mga tao walang nais magbigay ng mga pagmamahal o atensyon. So ito yung nais namin, ito yung puso namin. Lord, ba't naman ganito yung puso namin? Pwede naman sana mag-enjoy naman kami, pwede naman sana kami mag-jetting na kami kami pamilya, mag-spend ng quality time. Pero hindi eh, hindi kaya palitan yung gagalakan na makapiling namin kayo. Kaya ano yung Pasko ito, nang nais yung talakay mo, ibang katahilanan, ano ba yung Pasko sa akin? Unang-una, Christmas is a time of remembering. Ito yung panahon na kailangan natin alalahanin kung ano ba yung ginawa ng ating Panginoon. Bakit po may Pasko? Kung ano ba yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, bakit na binigay ang kanyang sarili para sa iyo at sa akin ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung panahon na paalalahanin natin yung buhay ng ating Panginoon. Ito yung panahon na paalalahanin yung halimbawa na binigay sa atin. Ito yung panahon na kung paano siya namatay doon sa krus. At panahon na din naman para alalahanin natin kung paano siya muli na buhay upang tayo tumanggap na kapanagumpayan. Ito yung panahon na paalalahanin natin ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay siya pa rin Diyos ngayon, noon, hanggang ngayon kung paano siya nagpagaling noon ay kaya niya pa rin magpagaling hanggang sa ngayon. Paano magpala sa ngayon? Hanggang ngayon ay kaya pa rin ngayon magpalain hanggang sa ngayon. Panahon na para alalahanin natin na hindi siya nagbabago. Panahon na para alalahanin natin ang mga bundok-bundok na problema niyo ay kaya niyang patakin dahil siya pa rin ng Diyos mula ngayon. Hindi po siya nagbabago. At siya pa rin ang Diyos
noon. Sa tumanggap ng mga lakay upang ang bawat